Next ay kailangan nating i-normalize yung ating CSS or yung mga styles natin. Dito sa same level ng app, gagawa ako ng a new folder. Pangalanan natin styles. At itong styles na to, ito yung magko-contain ng mga styles natin. Or sabihin natin ito yung mga default na styles. I-copy-paste ko lang to mula sa other project namin. At ito na nga, meron tayong nakalagay dito, base.css, responsive.css, saka variables. At itong base.css ay yung nagko-contain kung ano magiging global font size natin. Kasi gagamit tayo dito ng rem na unit. At yung rem, nagde-depende siya sa, sabihin na lang natin na main na font size. At meron din tayo na, sabihin natin ito na color theme, ganun. Ito, may color primary tayo, may color secondary, meron sa dark, light, light gray, blah blah. Saka yung mga margin padding. At ito mga default na values ng ating mga HTML elements. So meron din dito na responsive.css para lang to sa pagiging responsive ng application. So ito yung mga breaking point. At yung last ay yung mga variables. Kasi instead na gagamit tayo lagi ng mga paulit-ulit na value, kung pwede naman siyang common, dito natin ilalagay. Ay yung pagde-define pala dito ng mga variables ay naka-reference lang yung iba dito sa CSS variables na isinet natin dito sa base. Kung isa-save ko siya, walang nangyari, ito para yung itsura niya. Pero kung idadagdag ko to sa styles SCSS, so i-import ko siya using yung SCSS syntax. Styles, tapos base, copy-paste ko na lang. Slash responsive, at saka slash variables. Actually, kahit isa lang talagang dito ang i-import mo, pero para lang mas explicit. Kapag sinave ko to, yun, kitang-kita na agad natin nag-iba yung kanyang itsura dito. Kung ibabalik ko dito, di ba ito medyo malaki, ito, nag-iba na siya. Itong part na to ay singit lang kasi nakalimutan kong magbigay ng example regarding sa kahalagahan ng color palette or yung themes at saka kung bakit natin kailangan ng media queries or kung bakit kailangan natin mag-define ng mga breaking. Unahin natin yung sa color palette. May ginawa ako dito na sobrang simpleng snippet na ang gagawin lang niya ay yun nga, ito, dinidisplay niya yung kung ano man yun nandito. Meron tayong div na may class na hero tapos buttons na may class na button. Sa CSS nito, which is ito, makikita natin yung class ng hero ay nagre-reference siya sa CSS na variables natin. Yung background color niya ay color primary. Wala tayong nakikita na color green, di ba? Kahit green yung nakikita natin dito. Tapos yung font color niya ay color primary contrast. At yung margin na nakalagay dito ay margin small. Ito lang yung hard-coded natin na nilagay, yung cursor pointer. At saka sa mga buttons natin, may background color na primary rin. Tapos color ay primary contrast. Tapos ito, may margin lang din tayo na variable. Kung titingnan natin yung values niya, which is nandito nga sa base, yung pinaka-root na value niya, nandito yung mga sabihin natin na color palette natin na mayroon tayong primary, secondary. Siyempre, pwede tayong magdagdag tertiary kung trip nyo. Pero para lang madali, dalawa na lang muna, di ba? At saka pala, sobrang random lang ng mga kulay na to. Kung mapapansin nyo, halos pare-pareho silang green. Wala akong maisip sa ngayon eh. Anyway, kapag kinlik natin yung button, mag-iiba yung theme nito. So ano ba yung implementation nito? Iibahin lang niya yung property ng ating variable. Ito yung nasa base, which is, balikan ko lang ha. Ito. Diba? Nakalagay dito color primary, dash dash color primary. So CSS variables yan kung hindi nyo alam. Papalitan lang niya yung CSS variables na yon papunta sa ibang kulay, which is ito nga, pag yung theme 1 green, pag theme 2 red, pag theme 3 black. Or pwede sabihin natin na ito ay dark mode. So tingnan natin siya in action. Pag kinlik ko to, green pa rin, diba? Pag kinlik ko to, nagiging red, tapos ang text niya yellow. Pag kinlik ko to, parang dark mode siya. So ito yung kahalagahan ng color palette. Pero syempre, may iba-ibang pang way para i-implement yung sabihin natin na pag-iiba ng themes. So sabihin na lang natin na ito yung basic way para ma-achieve yun. So regarding naman dun sa responsiveness or yung media queries, punta muna ako dito sa base kasi yung nasa video ata kanina, naka-pixel. Mas maganda sana kung gagamitin natin ay naka-unit na rin. Pero kung trip nyo na i-hardcode na pixels, wala rin problema. Kung yun talaga yung desire nyo, di ba? Anyway, punta na ako dun sa responsive ulit.
Ito yung mga media queries. So, mapapansin nyo, sa paragraph, every breaking point, meron ako sinaset na font size. Saka sa H1, may iba-iba rin. Pero wala tayo dito nakikita na related sa width, di ba? So, bakit? Kasi, magde-demo lang ako na lang saglit. So, ito yung sobrang sinauna kong website. Gumagamit ako actually dito ng responsive design. So, yung responsive design, hindi lang siya nalilimit sa pag-iiba ng height and width kapag lumiliit yung ating screen. Kasi, dapat, for example, lumiliit yung ating screen, dapat lumiliit din yung text or kung ano man yung gusto nyo maging behavior para mas maging kanais-nais siya sa mata. At isa pa, dapat i-consider nyo rin yung pag-iiba ng layout. Isa pa, yung pagdadagdag ng mga menu button kung sakali na sobrang liit na ng screen or pag sa mobile na ginagamit yung ating website. So, yung example ng pagiging responsive nito ay itatry kong palitan to. So, pansinin nyo yung font size nito. Tingnan natin, 3.2 nandito, di ba? 3.2. Pag pinaliit ko yan, nagiging 3 na lang. 3.0. Tapos, pag pinaliit ko pa, hindi ko na alam kung anong size niya. 3.0 pa rin. So, pansinin nyo pala, itong picture ko, di ba, square pa siya? Kasi feeling ko, maganda siyang tingnan na square kapag medyo malaki yung screen. Pero pag nilitan ko pa, nagiging bilog na siya at nag-iiba yung layout niya, di ba? So, isa yun sa mga responsive design. So, pag pinaliit ko pa to, mapapansin nyo, nag-overlap dito na. Dapat nakakatch yan. Feeling ko hindi ko nakatch yan. So, kapag ganitong size na, as in yung sobrang liit. So, kapag sobrang liit na, pansinin nyo, nawala na yung nandito sa left side. Kasi, sobrang pangit na niya, di ba? Kaya, pag ganitong width na, kailangan tanggalin na yung mga unnecessary. So, dapat kapag sobrang liit pa, pwedeng mawawala na tong header natin. Mapapalitan na siya ng parang hamburger menu. Yun nga, so mukhang hindi ko nagawa. So, dapat i-consider nyo rin yun. Okay, so balik na tayo sa original na video. Isa pang idadagdag natin dito ay yung tinatawag na normalize.css. Gagamitin natin siya para ma-normalize yung ating CSS yun. Kasi yun nga yung pangalan niya. Para magawa yon, install muna natin yung package na yon. npm install normalize.css. Ini-install ko siya as dependency ng project. Kasi igagamitin natin siya kapag i-deploy natin to. Para idagdag yon, ilalagay ko sa una yung normalize.css kasi siya yung pang-normalize nga natin. So, kaya dapat siya yung mauna. So, normalize.css. Mapansin nyo, kasi by default, meron itong mga padding margin whatever na yan. Kapag sinave ko, nawala na yung default na padding or margin. Depende kung ano man yung nakalagay doon kanina. So, magkakaroon na tayo ng consistent na styling. Save ko lang to. At ilagay ko dito ay added style normalization. Next naman, magdadagdag ako dito ng angular material. Actually, pwede kayong gumamit kung ano yung trip nyo na CSS library. So sa akin, for simplicity, gusto ko minsan ako yung gumawa ng ibang components eh. So para madagdag natin yun, ng add at angular material. Kung mapapansin nyo, isang kagandahan dito sa Angular ay hindi na ako nagtatype ng napakadaming commands kasi meron tayong tinatawag na CLI or schematics. Mas napapabilis niya yung paggagawa or pag-configure ng project. So makakapag-focus ka talaga dun sa features. So itong Angular material na to ay humihingi ng mga default configuration natin. So sa ngayon, sige, indigo pink na lang yung kulay. Tapos kung gusto ko ba daw ba ng typography, sige, yes. At browser animation, sige, yes. Okay, so kita natin agad dito na may nadagdag na dalawang dependency, Angular CDK at saka yung Angular material. Tapos na yung installation. Mayroon tayong nadagdag na configuration sa Angular JSON. So, yan. So, i-expand ko lang at makikita nga natin na ito, may dinagdag sa kanya. Itong styles at saka sa baba kung ano-ano pa. So, yun yung sinasabi ko na imbis na magta-type ka ng napakarami, si Angular CLI na yung gagawa nun para sa'yo. Tapos may mga default din na dinagdag dito. Ito, styles natin. So, balik ko na siya sa kaninang view at gamitin na natin yung Angular material. Pero bago yon, kailangan kong i-restart yung ating server kasi nagdagdag tayo ng bagong package.
So habang iniintay ko to, i-modify ko na yung app component natin. So maglagay ako dito ng button. Tapos may nakalagay na matte button. Pangalan lang ng button or label, I click me. Ganun lang. So wala tayong ilalagay na kahit anong events dyan. Hintayin ko lang ito matapos. So pansin nyo, nagre-recompile siya kasi nagdagdag na tayo ng bagong dependency. So ito nga, kung mapapansin nyo, nadagdagan ng button yung ating output ng nasa Chrome. Pero hindi siya mukhang material design, di ba? Ang reason dyan ay, doon sa ating module, hindi natin explicitly sinabi na gagamitin natin yung angular na button mismo. Ano daw? Basta ganito yun. Kailangan natin idagdag yung button na module from at angular material slash button. Ilagay ko lang dito yung mat button module at sa baba nito kahit saan, pero sa pinakababa na lang sa ngayon, mat button module. Kapag sinave ko siya, tingnan nyo to, mukhang hindi nagbabago kasi ayun, nagbago na pala. Hindi ko lang ata na i-save to. So yun nga, meron na tayong material design na button. Kung gusto natin ay naka-raise siya, lagyan lang natin ng raised. So, okay. So, hindi ko na siya pagagandahin kasi ang point lang naman ay kung paano natin i-set up, hindi kung paano pagagandahin yung result.